What's up mga kadigol? Andito na naman tayo. Try naman natin mag mag-fishing. Kasi nakakasawa buong araw na lang buong magdamag ang ulan natin is alimasag. So try natin huli ng isda ngayon. So, medyo malakas ang hangin, medyo alanganin din, pero subukan natin. If ever na bokya, ito naman yung halaan na area. Kaya makakopa tayo. What's up mga kadigol? Kahapon nagluto ako ng huli ako, pero hindi ko na masyado na i-vlog kasi masyado na akong alanganin sa oras. Eh pag-fishing kasi dalawang kamay ang hawak, so noon hindi ko na rin makuhang mag-umuha ng videos kasi masyadong ano ba. Well, ang lulutuin ngayon natin is Valenciana. Seafoods Valenciana. Merong paella, but this one is Filipino style. This is arroz Valenciana. Before, nakikita ko niluluto ng nanay ko to. Mas gagawin natin mas special. Dahil wala naman tayong masyadong gagawin. ECQ ngayon, tulog, kain, ganyan lang gagawin natin. Pero today, hindi naman ako magdadagat. So, sana magustuhan nyo ang gagawin nating food vlog today. Okay. So here are recipe. We have glutinous rice. Malagkit. Sa iba kasi, ang ginagawa nila is half cup lang para sa ating glutinous rice. Pero ako, gagawin ko 1 cup. 1 cup ng rice, 1 cup ng jasmine rice. So, make it balance para masarap ba. So, we have black pepper here. So, may grinder na rin tayo. We have chicken. Samahan na rin natin ng manok. Para medyo midating ba. After ng manok, ang ating mga basic sibuyas and bawang. Pwede kayong gumamit ng mga other cubes bukod sa chicken. Pwede rin ng beef, pwede rin ng shrimp. But today, gagawa tayo ng seafood paella, but meron tayo kasing chicken, kaya that's why chicken ang pinili natin. So we have tomato paste here. Instead na tomato sauce ang gagamitin ko is tomato paste na lang. Then we have this Maggi coconut milk powder mix. So wala tayo kasi dito, mahalang coconut dito sa Kuwait. So ito muna gagamitin natin instant. Then we have our green bell pepper. Instead of pula, green bell pepper ang gagamitin natin. Same ng lasa pero magkaiba lang ang kulay. So ito na yung ating gata. Coconut milk 1 cup. Meron rin tayong ipon. This is the redhead shrimp here at the Kuwait. Redhead shrimp. Dito hindi ko hinuli po 'yan mga kadigol. Binili ko 'yan kasi mahirap panghuli ng pusit dito. And ang ipon, I'm sorry. So here ang ating pusit. Ating cuttlefish. Sa piraso pero sulit siguro 'yan. Despite of absence ng tahong, halaan ang ating gagamitin. Halaan. Short neck clam ang gagamitin natin. Kasi wala namang muscle na rito. Ang muscle dito masyado rin mahal kung bibili ka sa tindahan. So, short neck clam para sa ating paella. Or rather, Filipino style arroz Valenciana. And finally, ang ating crab. Dalawa lang yung crab na yan. So, hinimay ko na. Meron na rin ako sa samang scallops. Kasi meron ako natira ka nung last time. So, alimasag. Then, ating salt pampalasa. Hindi na wala. And, wala rin tayo ng olive oil. So, ang gagamitin natin is ang ating vegetable oil. So, start na tayo mga kadigol.
Start na tayo para sa ating cooking oil. Then sunod na natin ang ating sibuyas. Siyempre ang onion. Then ang ating garlic. Natin ang ating uputok ang ating pusok. Ato minix ako. Once na pumuti lang siya, saka natin ang kasi mamaya itatak na lang natin siya. Ganun din sa ating shrimp. Butuhin muna natin ang ating shrimp. Then, saka natin siset aside. Para sa ating topping later. Kailang natin mamula sila. Then, set aside na natin. So, binali ko na ang ating bawang at sibuyas. So, stay lang tayo. Sunod natin ang ating pork neck lang. Lahat ng raw ingredients isunod-sunod na natin. Yan ang ating local at alimasag. Lang ito kasi mahabang lutuan para mamatay yung mga nakatira para sa kanila. So nalinis ko na rin naman yan. Nalinis ko na. Next, ang ating coconut oil. After na mailagay ang ating mga paprika and spices, dawak na natin evenly ang ating malagkit o glutinous rice para kalang nagsasaing ito. Then in the other half ang ating bigas, ating jasmine. So dawak na natin para mamix siya ang ating jasmine rice. Pag tayo nagsasaing ng bigas sa ating paella, hinahan lang natin yung apoy para hindi siya masunog. Next na natin ang ating tomato paste. Sama na lang yung sa luto. So, half carton lang yung gamitin natin. Masyado marami. Tapos natin mahalo ang ating tomato paste. I-simmer lang natin para maluto yung ating bigas. Pag lang natin. Pumunta natin sa mga ating bell pepper. So, ayam lang siya maluto. I-topics lang natin mamaya ng ating halutin. Well, habang hinihintay natin na maluto ang ating rice, siguro mga 15 minutes lang natin lutuin yan. 15 minutes. Para maluto agad. Pag naluto, itatapis natin yung iba pang ingredients. So, clear lang natin yung area, yung mga rice na dapat nasa ilalim. Saka stir nyo rin occasionally para hindi masunog yung ilalim. Kasi may tendency na masunog yan. Gaya nyan. Nasusunog yung ilalim yun. Then habang inaantay pa natin, sama na rin natin ang ating shrimp. And then ang ating squid. Then para waiting na lang tayo na maluto sila.
After natin yung singer, after natin pakuluan, waiting game na lang tayo. Once na naluto yan, lulutuin pa natin another 20 minutes para yung rice naman ang maluto. So there you have it, mga katigol, ang ating Asian style paella, arroz valenciana, na gaya ng luto ng nanay ko. Seafood version ng ating team for today. So, thank you mga katigol. Hoping na sana makaluto rin kayo dahil nang ginagawa ko pagluluto. Okay, bye na muna sa susunod na vlog natin. Like lang kayo, subscribe. Then, follow nyo na lang ako sa ating YouTube channel. God bless, guys.